Kapitan Shabar, kung nagkakas naman, ang team dira sa province ng Nagabantay. And joining us this morning is the incident management team head sa Negros Occidental, Dr. Sifar Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. No? Mayong adakag, mayong adak sa nantik pala mati isang Action Ratio. Salamat, kid. Doc, number one, ang flight sumuportik damo na gid in every trip sa mga airlines, the almost ceiling attorney Diaz, mga 90%, 80 to 90% ang capacity or volume sa mga nagasakay sa aeroplano. Gin kakasa to atong mga nagabalantay ng team naton sa airport? Wala gid kakasa ang gabantay. Ang gabantay, ara, Japon. Because they will be scanning the express of ano no sa aton nga mga passengers incoming, no? Okay. Eh syempre may kuana nimo, may quarantine and kuana no RT-PCR test ang madakpan nga nag-use ng mga peke nga dokumento like the RT-PCR test result na fake, express na fake, kadang ilang vaccination card na fake, no? So amuna na sugo ang ano no, kung makalutot ka mo sa amon sa ano no sa origin niyo, kag madakpan ka mo diri sa airport no nga sa amon nga personnel nga mag-scan sa inyo kag magalantaw sa inyong documents upon arrival, then ano i-sulod ka mo sa quarantine facility and you will stay there at your own expense. Kamo ang mabayad kang pagkaon. After 5 days, i-swap mo. Mm-hmm. And then, even though na hindi ka mo positive, no, either kung mag-positive ka, then you complete 14 days. But even though hindi ka mo positive, ipa-complete ka Japon sa 14 days quarantine at your own expense, ikaw man Japon mabayad ang imo nga swab result or some swab test nimo. So, we are asking, no, na hindi natanik kita mag-abot dira nga kwano nga level sa paghatag sa inyo sa hindi man penalties but anong protocol and safety protocol because nga wala nag-submit ka mo sa mga fake documents kag mga fake requirements nga ginatag ninyo para hindi ka mo mag-quarantine dire, no? So meaning if you are fully vaccinated and you submit to us your verifiable no ng mga vaccine card no why na ta problema no or even yung vaccine card may ara sa certification or may ara certification sa aton health officer kung kadiin ka mo nagpa-vaccine then wala man ta problema no ang importante niya ang inyong vaccination cards are verifiable no sa at and then ang tapos no kung hindi ka fully vaccinated partially vaccinated ka kag ano no ng isa pa lang ka vaccine or isa pa lang ka jab ang inyo na ano na nahimo, then you have to present an RT-PCR result no okay 72 hours para okay. Wala ta proof sa airport no ipa-approve gid ang express again Negros Occidental will use express as the travel management no that goes also no pati ang tanan nga mapuli sa Negros no nga malanding sa Silay no including ang mga taga Bacolod, you use express and make sila your destination. Kaya nang drakman ka mo gapon, ikwan man ka mo gapon, salaon man ka mo gapon. Sa probinsya, tungod ang sudlan ninyo is Silay City, no? which is part of the province, which has the province of jurisdiction, then you follow our protocol. If okay. You go follow the protocol sa Bacolod, you follow the protocol of the province sa Silay. Okay. In other words, pag-abot mo na iya, kung fully vaccinated ka, may vaccination cards and all, kompleto na tanan, no problem na, automatic rekta ka na sa imo destination. Yes. I-scan ka sa airport, sir. I-check ang document, i-scan ka lang sa airport when you go. Okay, ay, okay. Ito naman ang airport natin. We have already, di patulog na natin pa ng salakyan. Okay. So, gina-allow na gali isubong mga salakyan? Yes, sir. Yes, sir. Gina-allow na. Okay. Now, pero ang atong nagapangswa, kasi nguna yan tayo pag-abot na, iswab ka mo. No, parang nga ma-check anay, basi kung maging positive ka, tiso mong uay na unless kung piki ang imong gamit ng documents. Yes, sir. Kung okay. Piki ang gamit mga documents, we will get you to airport, then on ka sa quarantine facility, after 5 days, dito na ang swabbing. Pag-swab ka,
pagpalapit sa swab team mo, yung complete yung 14-day quarantine at yung own expense, pati ang RT-PCR na gin-undergo mo, ikaw man mabayad. Pero subong, Doc, ano ang status man sa mga nag-process sa SPAS, damo subong ang nag-contact sa inyo da, kag nag-pangayo sa approval? Yes, sir. Kay ang ano mo, ang ating SPAS, actually, after 24 hours, nung pag-apply ni mo, automatic approve na siya. Kaya di siyempre, kung province, subong mo, ang ginabantayan na lang din niya namun, subong niya, action art, no? Ang mga piki, ang mga gabinutig, ang wala nag-alot ang protocol. Kaya kung ginta na ang atong protocol sa province, tani hindi na kamo mag-into, hindi na tayo mag-into anay, blang nga, into only pa kami ito. You follow the protocol. The protocols are now very lenient para sa mga tao nga mag-travel. Then, ang sakto lang nga pagpili kang yata, kung may vaccination card ka, give us the vaccination card. Kung wala na sa verifiable na nga QR code, then pangayon ka mo certification coming from your city health office or asisino nag-vax sa inyo sa Manila or sa diinta mo, or you have your own QR code, no, may QR code ang inyong vax card, mas mayo kahit ginagkan na lang na to show that verified. Kung isang province, mas mayo pagit kahit may ara na kita na ID nga may ara verifiable QR code. Okay. So aside from the documents, siguna ya ang ginahimo, tingin may mga body scanning or body temperature scanning pa, kung taas na, dodahan ka nga may ilanat ka kung ano, lain matyag mo. Okay na pala na subong kung complete na yung emotion yung documents. May ara gyapon kita. May temperature checking kita gyapon. Okay. Para gyapon sa airport ang aton nga body scanner. Na may ara kita lang ma-check sa inyong mga documents. So, mula na, but ultimately, ang iba na, ang temperature check, ang sa airport, ara gyapon. Pero why na, sir, itong mga LGU nga nagasugat pa sa mga returning residents, mga nagapalauli diri sa ilang mga hometown, why na siyang nagasugat ng LGO? Sa Cebu, wala na, no, actually, ang gina-require na namon, kay gina-coordinate mo na namon sa LGUs, no, kung na masugat sila kung hindi. But ultimately, sa Puerto Province, no, open na yung airport. No, ang LGUs magpasugat ng ilang returning residents because makita na nila sa ilang expat, then ginasugat na nila sa airport mismo. Action art. Ang pinaka nakita naton ginabantayan kag balantayan guro is ang biyahe sa mga barko. No, kay ang barko niya kun mag 90% o kun mag full capacity in the coming days, hindi na lang ninyo guro marapalan, namudamo na guro mga pasahero yung masalakay. Actually, ang atong limitation sa barko 200 lang. Hindi pwede ka pa sobra. Full capacity. Wala kami na sugod full capacity kay ma-overwhelm mga mon scanners. Sa Dredco Port, no? Again, once na umabot ang barko, Japon ang team naton mag-scan sila, kag mag-test Japon sa ilang spots, kag ilang mga RT-PCR results, no? Nga dira sa kay mas damo diri sa barko, action art ang mga palusot mo. Okay. So, inahugtan na namon masyad maayo ang barko because di siyempre kadamo balat ang gusto magsulod lang dayon. Without complying to our protocol. So okay. We have to ensure na ang ating borders man, dito sa Red Cross, is assured man nga makasulod man ang mga tao nga may complete document, no? Wala naman na ginamon, hindi man sila nga, wala naman ginisling to, but wala naman na number sa complete ka lang document mo, it's okay with us, no? Pwede get makalakat tayo or i-release ka naman ngayon. But kung hindi ma yung document hindi kompleto, then we have to paong kagidya naman, kagi-quarantine, kagidya naman at your own expense. Okay. Pero order ni Governor Lacto. So may arang coordination ang mga management sa mga barko ni nga kinanglan, hindi pagit sila magpasubra sa 200 capacity of passengers nga madala or mahakot nila pasulod ni sa Atons Negros. Yes, sir. May arang na, sir. Na kami. Okay. Kaya mo na kulbaan ko siling ko kung naliniwain ni karon regulasyon nga malimitahan lang hinali karon maggulpiada, linibo, magsinakay sa barko. Kasi kung ano ni ka mga scanners sa province kung basi magkalaguba blas ang kadamuon? Yes, sir. Wala mo din na, sir. Nang
hindi na ano, hindi na marapalan sa atong team, especially nga alas 9:05 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Isog po na tana. Ano kay isubong actually kung si Action Fred pati amo na ning ginatutukan ang mga ga sululod di subong. At least Doc Silingko, although nga ginhalugan na subong ang pag-travel do ka kadamo na ginluyag magtabok-tabok kay sing unati of course Apor amo na nablati Silingko o ang province. Bayo ni kay may ara pa kamo tiempo kag may well coordinated man. Ano man ang sa mga barko ni Guru, basig yun na-check man ni nila, galing ang capability nila to determine sa fake nga mga vaccination cards. Ang mga ginagurong question na kay may mga direct ni sila nga link sa mga LGUs siya? Actually, sila hindi kayo mabudlay para bala sa ila. They have just checked the S-Pass. Kung what can the S-Pass is approved, meaning na check na ang vaccination card. Yes, sir. Ari din may kapamangkot. Ito na online. Ika pamangkot ni si Lisa Gardi, siling nga pa Manila ko by December, need ko pa magkuha espas. Kuha, gitsa sir, no? Maglakad siya sa Manila, actually, ang depende na sa RBO destination, because unrestricted ang niyang RBO destination dito sa Manila, automatic approve yung espas. Why so, na na yung problem? Automatic approve ang espas. But she needs really to process ang espas. Yes. So, apply mo lang na online and then you just i-call mo lang ang imo LGU destination. Pag unrestricted na siya, automatically you will have an approved pass. Pag restricted siya, i-attach mo siya ng S-Pass. Ang iyang requirement kung anong i-upload mo, i-attach mo sa imong attachment. No? Kung may vaccination card, you're fully vaccinated, putang mo lang na ID mo with verify your QR code. And then pagkatapos na, ulat na lang gamay para sa S-Pass team to approve the S-Pass, no? I see. Para sa sulod ka din. Okay, okay. Pero subong sir, nakapang-distribute na tayo sa province, sining kundi may box certificate nga dira ka ma-process, galing ginaunan na doon mga OFW, kon interzonal, galang daw ay paman gina-accommodate nila, ining may QR code na doon sa province, may pilakbilog na na-issuehan ta sini? Mula ko sa ICT. Sa ICT din na to na ang okay. Tapos sila ka-distribute hindi ang akon team. So, pero lang tawag ko kung makita ko na mapamangkot ko to ang aton na ICT kung may atas sila siyang data sa napaganda sa pangbaktag. Sige, sige. So, halonggid, kabay paway lang sa makwarantin ka magbayad sa pag-tiner nila sa quarantine facility. Kagsang ilang swab parang hindi ka mahulaan kung nalit magsunod ka rin sa bakulog na mapalusot kasang imo dokumento. Salamat kidok, halong gid per me. Yes, actually, kagsangalan sa atong nga governor, Governor Eugenio Jose B. Lacson, mayong aga dito tanan kag tagungin sa Action Radio. Action Hotline!